si Ricky Hermosilla po, nag-apply po ako maging isang scholarship para po sa pag-aaral ko. Eh, wala din po kaming pera para po sa iwas gastusin po sa loob ng bahay. Yung tatay ko po ay wala din pong trabaho. Yung nanay ko din po ay wala din pong trabaho. Minsan po, humingi po lang kami ng pagkain sa kapitbahay para po may laman lang po yung kan namin. Sa isang linggo po, minsan dalawang beses lang po kami nakain. Ito po yung nanay ko. Hello ka ma. Dati pong trabaho niya, Ball Star. Ay, baka yan. Ano pa naman yung video yan, ah? Ano to, ma? Yung viral effect sa'yo. Ano to, ma? Yung viral effect sa'yo. Dati pong trabaho niya, Ball Star. Ano ba, baka yan? Ano pang video yan, ha? Ano to, ma? Yung viral effect sa'yo. Anak mo, matulungan ninyo ang kapi. Hello po sir at ma'am sa mga nakakapanood po ng video na ito. Gusto ko lang po sanang sabihin na sana po isa po ako sa matanggap sa scholarship nyo at isa sa swerte na mapili po. Pinapangako ko po na gagalingan ko po ang best ko dahil ang magulang ko po ay irap na po sa pagpapaaral sa akin. Yung nanay ko po nagpapaligulan po ng aso. Okay. Mama, paawa ko. Mapaawa ko. Ay, paligulan aso. Paawa ayun, paawa ko. Paano ko makuha dyan? Ano pa nagpaligulan ng aso? Oh, sabihin mo, oo. Oh. May sahod yan? Oo, oh, may sahod yan. Nagpapaligo po yung mama ko ng aso. Yung tatay ko po, pumupulot po ng basura sa barangay. Tapos yung mga napupulot niya po, tigpipiso po yun. Kaya yun po yung pinangkakain namin sa pang-araw-araw. Magpakawa ka mo ba? Ano ba yan? Ano? Sabihin mo, sabihin mo. Sana po matulungan. Ay, sana po matulungan mo. Matulungan kami. Tulungan ako. Tulungan. Ano? Ikaw mag-aaral? Ay, sige. Sana po matulungan. Matulungan ng Ken siya na kuha na yung scholarship. Tapos, Yuk, yuk, yuk. Dito ka na banda. Iyakusin kayo. Kusin kailangan kayo. Magandang araw po. Ako po si Maria Yvonne Real. Kasalukuyan nag-aaral po sa FEI College of Pinas as a Bachelor of Arts and Communication student. At ako po ay kasalukuyang mag-fourth year na po ngayong pasukan. At ginagawa ko po itong video na ito para po makapag-apply sa scholarship ng FEI College of Pinas. At andito po ang aking papa at ang aking mama. Sa katunayan po, hindi po naging madali ang buhay para sa amin. Sa katunayan niya po, ang papa ko ay isang driver lamang dati. At ang aking nanay ay isang housewife ang noon. At dahil nga po sa hirap ng buhay, ang tatay ko po at ang nanay ko po ay napunta sa maling landas. Hindi na po kami masawi katulad po ng dati naming naging buhay noon.
ko na rin pong mapaliwala ang ating mga magulang para sa paayos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ako po ulit si Maria Ivonne Darial at ang aking mga magulang, Rogelio, Sunny Darial at Janet Subalata. Salamat po. Salamat po. Ako po si Rachel M. Arias. Ako naman po si Rachel Arias at grade 12 po sa darating na pasukan. Ako naman po ay 4th year at kami pong dalawa po ay nag-a-apply ng scholarship dahil po sa hirap ng buhay, pinipilit po namin. Ang trabaho po ng aking ama dati ay nagawa po niya dahil sa hirap nga po ng buhay, nagawa po niyang maging drug dealer. Utang, ina mo mag-drug dealer, sampal kita. Wag yun! Dahil nakulong po siya. Hi, I'm Mary Francesca D. Gonzalez, 21 years old, currently a 4th year medtech student. Nag-apply po ako for scholarship sa institution nyo. Sana po mag-grant yung scholarship kasi deserve ko po dahil sa totoo lang, naghihikaus po kami sa buwan. Naghihikaus po kami sa buwan ngayon. Yung tatay ko po hindi makahanap ng trabaho dahil siya yung isang secret. Ay, ay, ay.
ano ba? Nagpapasalamat po sa Cortina University na binigyan niyo po ako ng scholarship na worth it na 25,000. Maraming maraming salamat po. At andito nga po pala sa aking tabi na si Mama Edna Lariosa Lanova na andito gumagabay po sa akin. At kung alam niyo lang po, siya po ang aking inspirasyon sa araw-araw. Napakahirap po ng buhay namin pero kaya niya po akong buhayin. Lahat po ng tamang nagawa, tamang mga gabay, ginawa niya po sa akin. Napakalungkot lang kong isipin na ang backstory ni Mama ay napakalungkot po talaga. Hindi niyo po natatanong. Dati po siyang prostitute. Bakit? Hindi ko naman matama yun. Hindi, huwag ka lang. Di ba sabi ko, huwag ka mag-react ganyan ka lang. Kasi tayo naman natin. Hindi, huwag makaawa nga lang ako para matanggap nga at mabigyan ulit ako ng next year ng... Basta, ganyan ka lang. Kaya, pagkakadira! Ayan. Ika-copy na lang. Ayun nga po. Dati po siyang prostitute. Nakaka-ano lang pong isipin. Pero sa awa po ng Diyos, napilay po siya kaya hininto niya po. Hindi ako pilay! Ako pilay! Ano ba naman to si Mama? Kanyan nga lang yun eh! Itas mo lang ako pilay eh! Okay. Magandang araw po. Ako po si Paola Gutierrez, Pamarauha NMACA. Ako po ay naka-enroll sa Sigma Royal University at 4th Year College ng BS in Civil Engineering. Ako po ay nag-a-apply ng scholarships dahil tapos po kami sa pang-tuition po sa aming paaralan. Ang nagpapaaral po sa akin ay ang aking lola. Siya po ay ginagawa niya po lahat para po maitagulid ang aming pag-aaral. Wala po kasi yung mga magulang ko, iniwan na lang po ako kay Lola kasama ng aking dalawang kapatid. Si Lola po ginawa po lahat para makapag-aral kami. Nangungulekta po siya ng mga basura. At hindi rin po pala siya nakakapagsalita kasi po pipi po siya. Ginawa po ng Lola ko lahat para po mapag-aral kami. Dati po nakuha niya pa pong magbenta ng shabu. Pahuhulin mo pala. Mami sa bebero tatay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. My name is James Polioncio and of course ito ang aking nanay. So, nag-apply po kami ng scholarship. Sana po talaga pala rin po at makapasok po ako sa scholarship kasi alam ko deserve ko po. And ito po sa mga di po nakakalam, yung trabaho po ng tatay ko, nagbabasakan lang po, nasa kalayan lang po. Yung nanay ko naman mga B, dito lang po sa bahay. Walang trabaho. Walang trabaho dito sa bahay. Oo. Sa mga hindi rin po nakakalam, grabe rin po yung pinagdaan ng nanay ko kaya alam ko deserve ko makapasok sa scholarship. Sa mga di po nakakalam, dati po yung nanay ko basurera. Pagkatapos and yung nanay ko dati kasambahay dati. Pagkatapos dati yung nanay ko nagda-drugs dati. Pero syempre ngayon wala na rin kasi nga hindi mahuli-huli ng pulis eh. Ayan, yung nanay ko dati nagda-drugs. And sa mga hindi rin po nakakaalam, yung nanay ko po, ganoon din po siyang kapansanan. May gwitter ako. Oo. May kapansanan po siya. Hindi po siya nakakapagsalita. Dito! Ayos mo! 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 Dab, di ba? Dati. Oh, bakit ganyan? Kaya mo naman. Eh, para makapasok ka tayo. Ganyan yan? Ayoko mo naman. Ganyan, abunin.